Marami sa atin pangarap na magkaroon ng sariling bahay at syempre gusto natin safe tayo tuwing nasa loob niyan. Ang simpleng konsepto ng bahay kubo nilagyan ng touch of science para maging disaster-proof, aesthetic pa. Yan ang kwentong inalam ni Oscar Oida. Bahay cuboid, hindi munti. Yan ang pangarap na pahingahan ni Hilbien mula sa Albay. Tuloy po tayo. Tara! Tuloy po kayo sa kanyang mga bahay cuboid. Bahay kubo ang naging inspirasyon ng 56 anyos na industrial designer na si Hill para sa itinayong home units sa kanilang lugar. Tinawag niya itong cuboid house na umabot ng isang kalahating taon ang proseso bago mabuo. Naisipan kong gumawa ng isang malakas na bahay na tinatawag kong cuboid house, no? Ito'y dahil siguro sa pangangailangan. Ang pagkakaiba nito sa karaniwang bahay kubo, in-integrate ko yung wall tsaka yung column na tinatawag kong column wall na naging forma niya is convex. Tubong malilipot Albay si Hill dahil madalas daanan ng malalakas na bagyo ang kanilang lugar. Naisipan niyang gumawa ng cuboid houses. Hindi raw ito magigiba ng malalakas na hangin. Dahil ayon daw sa pag-aaral, kapag malakas ang hangin dulot ng bagyo, unang nasisira sa bahay ang gutter, edge at mga alulod. Kaya naman tinanggal niya ang mga ito sa naisip niyang disenyo. Inaral ko yung aerodynamics, no? Ang aerodynamics, bali yung contact ng hangin, hindi masyadong malakas yung stress sa isang wall o sa isang surface. So nadideflect na yung hangin. Walang masyadong stress, and then yung airflow is maganda, kumbaga soft yung airflow. Umabot ng 20 million pesos ang nagastos ni Hill ng pag-aralan at puliduhin niya ang konsepto ng cuboid house. Kasama na rin dito ang mga pulidong materyales para ma-perfect ang kanyang state-of-the-art infrastructure. Ngayon, may dalawang prototypes ang typhoon-resistant cuboid houses ni Hill. Tinatawag niya itong Alexander at Brianna. Since na ginawa po yung bahay kontra sa bagyo, itong mga napili namin pangalan, si Alexander, si Brianna, ang mga taong po ito is mga malalakas na mga tao. Ito si Alexander, 6x6 ang sukat natin na ito, 36 square meter. Meron tayong enough na receiving room, living room. Tapos meron din tayong washroom, CR. Tapos dito pwede kumain. And then may dalawang room. Dito naman sa bandang to, hindi nito yung tipong makalumang kitchen. Maliit lang siya, no? Naka-shelving. Ito naman po si Brianna. Ang floor area nito is 48 square meter, 6x8. Tara, puntang po natin. Meron siyang CR, meron siyang kitchen. Nang ma-finalize niya ang disenyong ito, pinapatent niya agad ito noong July ng nakaraang taon. Sa Alexander po, pwedeng tirhan ng 3 hanggang 4 na tao. Sa Brianna naman po, pwede naman tirhan ng 5 hanggang 6 na tao. Para sa mga gustong tumira sa idinisenyong cuboid house ni Hill, mabibili ang bawat unit sa halagang 1.2 million pesos pataas. Depende sa sukat at partition ng unit. Ang target po nito, yung mga karaniwang tao, bagong family, no? Bagong mag-asawa, pwede siya maging office, pwede siya maging clinic, at iba pa po. Maganda naman po yung pagtanggap ng mga tao, halos nung nag-open kami sa very curious kung anong klaseng structure yung ginagawa dito sa area ng to. Tulad ni Hill, let's dream big dahil hindi masamang mangarap, lalo na kung para sa ating mga mahal sa buhay. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.